Wala sa upset, nasa host country yan. Kung gusto nilang mag-cooperate. Wala, wala tayong kuhan dyan. Nasa kanila yan. Kung gusto nila. Hindi man natin kontrolado ang gobyerno kung anong gusto, ano talagang direksyon na gustong tatahakin ng gobyerno ito. Mm-mm. Wala tayong magawa dyan. Nasa kanila yan. Anong gusto nila? Hindi po ba kayo medyo naguguluhan, Senator? Kasi noong mga nakaraang buwan o taon, ano, ang sinasabi, hindi magko-cooperate, hindi kinikilala. Pero ngayon, ito na, nagpo-progreso allegedly or reportedly itong kaso na isinampalaban sa inyo at sa iba pang mga dati at kasalukuyang PNP officials. Tapos, medyo nagkakaroon din ng konting twist itong kung paano tinitignan ng gobyerno itong kasong ito sa ICC. Well, see, as I have said, lahat yan ay nasa kanila yan, how they deal with it. Wala kaming control dyan, wala kaming control. Sila mang nasa gobyerno ngayon, kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, ay kung yan ang palisi nila, laban bawi, then so be it. Wala man kami magawa, dahil sila man nandiyan sa Malacanang. Hindi man kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, I very clear. I feel betrayed. Pag ganun ang nagiging pulisya ng ating gobyerno, I feel betrayed. As a Filipino, being betrayed by my government kapag ganun ang pulisya nila. Mm-hmm. Eh ano? Wala kung balak si, bahala sila kung ano talagang kanilang gustong gawin. Merong pama kami. We exercise separation of powers. Meron silang kanilang kapangyarihan bilang sa ehekutibo at iba rin yung aming papel dito sa legislatura. Bahala na sila kung ano talagang gusto nila. Taong bayan na lang ang mag-intindi kung ano talaga ang purpose nila, anong direction na policy direction na tatahakin ng gobyernong ito. Bahala na sila. Oh, I leave it up to God. Anong mangyari. Hindi nga ako nababother dahil naniwala ako sa ating Pangulo. Pangulo na natin nagsasabi na hindi siya magko-cooperate at hindi niya ni-recognize ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. So kanino ako maniniwala? Kay Trillanes ako maniniwala, kay Remulla ako maniniwala, o kay President Marcos. Mahirap niyan kung gano'n na hindi na sinusunod yung sinasabi ng ating Pangulo or nagdudubultok ba yung ating Pangulo, sila lang nakakaalam niyan. Ano talaga? Sila lang nakakaalam niyan. Baka yung pulisiya ng gobyerno ay apektado sa politika. Internal politics ng ating bansa.